5 taong gulang na batang lalaki tinuklaw ng ahas habang naglalaro sa sagingan sa San Carlos City, Pangasinan. Narito ang report. Nakalabas na ng ospital ang 5 taong gulang na bata na si Ethan Liam matapos siyang matuklaw ng ahas sa kamay. Nangyari ang insidente habang naglalaro ang bata sa sagingan na malapit sa kanilang bahay sa Barangay Polo, San Carlos City, Pangasinan noong July 10. Ayon sa lola ng biktima, nakita umano niya ang ahas habang naglalaro siya. Nilapitan niya at hinawakan ng ahas, kaya siya natuklaw sa kamay. Mahilig sa kumuha ng ganyan. Pati hindi niya alam yung ahas yun. Kaya kinuha niya siguro, nakala niya siguro yung alumbayat. Ano, hinawakan niya. Tapos, nasaktan yung ahas, kinagat siya. Nakaramdam umano ang bata ng pagsusuka at paninilaw ng mata. Buti na lang at naagapan nang dalhin siya sa ospital at agad mabakunahan ng anti-venom vaccine. Balbalang may blood, liman-liman, ilo. Saan yung bumblang ko? Akin mo binambunan. Kinikirtuwag. Tiniyak ng provincial government ng Pangasinan na sapat ang supply ng anti-venom sa mga pampublikong ospital. Dapat umanong iwasan ang self-medication sa kaso ng snake bite. Iwasan muna natin na maglagay po ng mga rubbing alcohol or yung mga other chemicals na i-apply doon po sa bite, no? Mas mabuti na po na ilipat na po natin yung pasyente agad sa pinakamalapit po na hospital po. Samantala, sa pag-aaral ng DNR, mas agresibo ang mga ahas tuwing may baha o kalamidad dahil nagagambala ang kanilang habitat. Delikadong lapitan o hawakan ang mga ahas. Kasama si Jing Dacanay, Russell Simorio, One North, Central Luzon.